Hello everyone, welcome to Arvin and Lynn's channel. Today is another day. Today is another vlog. So we are going to explore the historic city of York. Matatagpuan ang York sa Northern England. So silipin natin ang iba't ibang attraction dito tulad ng Shambles, ang iconic York Minster, ang Clifford's Tower, York Museum Garden, at York City Walls. Titingnan din natin ang sikat na Yorkshire Pudding. So, ayan guys. Unahin natin, puntahan ang Shambles. So, andito na tayo ngayon sa Shambles. So, dati daw, nung araw, ang street na ito ay naging tindahan ng mga karne. So, ginawang dikit-dikit ang design ng mga buildings para hindi masinagan ng araw ang tinda nilang mga karne. Halos pwede ka na daw makipag-shake hands sa bintana ng katapat mong street sa lapit ng mga buildings. Ngayon, ang street na ito ay isa ng sikat na tourist attraction dito sa York dahil pinaniniwalaan na naging inspirasyon daw ito sa paggawa ng Diagon Alley sa movie na Harry Potter series. So makikita dito ang iba't ibang magical shops tulad ng The Shop That Must Not Be Named, ang World of Wizardry, at marami pang iba. So makikita din dito yung iba't ibang collectible souvenirs ng Harry Potter movies. So ang susunod na puntahan natin guys ay ang York Minster. So ang York Minster ay isa sa pinakamalaking katedral dito sa Northern Europe at isa din sa pinakamagandang katedral dito sa buong mundo. Kung gaano ito kaganda sa labas, ay ganun din sa loob dahil sa unique na design nito. So, umabot daw ng 250 years ang paggawa hanggang matapos ang katedral na ito. So, ang York Minster ay ang pwesto ng Arsobispo ng York, ang pangatlong pinakamataas na tanggapan ng Church of England. So, sayang lang guys kasi hindi natin nakita yung loob nito. Sarado na ito dahil 6 PM na dito sa York. Kailangan din ng advance booking para sa ticket para makapasok sa loob. Ang York ay naging sentro sa probinsya ng Roman Empire na kung tawagin ay Britannia Inferior. At noong taong 36 AD, dito prinuklama ang pagiging emperor ni Constantine the Great sa Roman Empire. Thank you.
are at Hilton Hotel in New York. Nice knee. Thanks. This is our breakfast. So ang next natin ay ang Clifford's Tower. So itong Clifford's Tower na ito guys ay nasa harap lang nung hotel namin. So mga 2 minutes walk lang. So andito na tayo sa Clifford's Tower. Ang Clifford's Tower na ito ay remains or ang natitira sa makasaysayang York Castle. So ito ay isang pinakamalaking simbolo ng kapangyarihan ng mga hari noong panahon ng Middle Ages or Medieval Period. Ang tore na ito ay nakaupo sa isang mataas na lugar sa sentro ng lungsod ng York. So sa tuktok guys, makikita ninyo ang malalawak na tanawin ng York at ang nakapalibot na countryside dito. So hindi na kami umakyat sa taas. So ang next natin ay ang York Museum Gardens. So ang museum garden na ito ay libre at walang bayad sa mga gustong mamasyal dito. Sorry. Ninagdala ka ngayon ng totoo? Tuturin naman yung isa. No, I mean. Is that video? In the video. Smooth. Can we have a family? Four of us. You want to study travel there? I'll do four of you for 10 or 5. You want to? There you go. I'll let you do that. Yes! Oh, right. Just say, you know, money's a good Sa lugar na ito, matatagpuan ang ruins ng iba't ibang gusali noong unang panahon tulad ng St. Mary's Abbey na unang itinayo noong 1088. Ang dating pinakamayamang abbey sa Northern England. So ito din yung highlight ng museum gardens na ito guys, yung abbey. So ngayon, ito ay isa ng botanic gardens kung saan makikita ang iba't ibang species ng mga halaman dito. Dahil nandito tayo sa York, kailangan natin matikman ang Yorkshire pudding. So ito ay isang sikat na pagkain dito sa York at dinarayo ng mga turista.
So bukod sa big servings nila, masarap din ito. Kaya highly recommended sa mga gustong mamasyal dito sa York. Hindi na dapat para hindi na yung mapapansin. Asan ba ang pork? Ay, mas maganda yung katila mamin. Yung totoo. So next stop natin ay ang York City Walls. So itong wall na ito guys ay nakapalibot dito sa city ng York at kung saan umabot sa 2.5 miles yung layo ng wall na ito. So ito din ang pinakamahabang city walls dito sa England. So ginawa ito noong 13th century upang maging defense wall noong panahon ng mga Romans. Pag nilakad mo ito ng buo, aabot ito ng 2 oras. Pag inikot mo ito ng buo. So marami din itong akyatan at babaan kung ayaw lakarin ng buo ang wall. So sa itaas, makikita ang magagandang tanawin tulad ng hotel buildings, York Minster, ang garden bars, at ang gatehouses known as bars or toll towers. So that's all guys. So sana nagustuhan ninyo ang tour natin dito sa York, England. And please don't forget to like, subscribe, and comment down below. And thank you for watching. Bye bye everyone.